Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kakilala ni Lolo Enteng na itago na lang natin sa pangalang Apa. Taong 1987, Masbate. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan sila Apa malapit sa bahay namin. Bale, nasa may kabasan sila nakatira kung saan isang tagapagbantay doon, ang kanyang ama. Meron itong kapatid si Apa na itago na lang natin sa pangalang Pasyo. Isang pamilya ng manggagamot ang nakagisna nitong si Apa at talaga namang kilala ang mga ito sa lugar namin. Minsan na ding nagkausap ang nanay ni Apa at si Lolo Ruben. Kung di nyo na itatanong, ang nanay nitong si Apa ay isang purong manggagamot, samantalang ang tatay niya naman ay isang albularyo. Minsan pag hindi nila kinakaya ang mga sumasape o gumagambala sa bawat pasyenteng nagpapakonsulta sa kanila, ay inirerekomenda ng mga ito na si Lolo Ruben na lamang ang bahalang manggamot sa mga yon. Noong kabataan ni Apa ay nakakapagsalita pa ito. Isa itong normal at malusog na bata ayon kay Lolo Enteng. Pero dahil sa mga nangyari ay nawala ang lahat ng kakayahan nitong makapagsalita at makarinig. Isang araw, pumunta si Lolo Enteng sa bahay ni Lola Insay. Nadatnan niyang tumutulong sa gawaing bahay ang magkapatid. Si Lolo Insay ay nakita niyang nagluluto sa labas ng kanilang bahay. Kubo lang din kasi ang bahay nila Lola Insay noong mga panahong yon. Wala itong palikuran at nasa labas ang lutuan nila ng pagkain. Meron din itong isang balon na nasa bandang likuran ng kanilang bahay. Ah, Enteng, napadalaw ka. Wika ni Lola Insay. Kuya Enteng, kumusta po? Wika naman ni Apa. Oo nga, Nanay Insay eh. Pinabisita kasi ako ng asawa ko rito. Sagot naman ni Lolo Enteng. Matapos nilang makapag-usap ay pinapasok na ni Lola Insay si Lolo Enteng sa kanilang bahay. Nagkwentuhan ang mga ito kung ano na nga ba ang mga ganap sa kani-kanilang mga buhay. Medyo magkalapit din kasi itong dalawa ng loob sa kadahilanang minsan na ding nailigtas ni Lola Insay ang buhay ng kanyang ina noong mga panahong bata pa lamang siya. Habang nag-uusap ang dalawa ay si Pasyo na muna ang nagbantay sa niluluto ni Lola Insay upang makapag-usap sila ng maayos. Matapos nilang mag-usap, ay agad namang tinapat niya si Lola Insay ng kanyang pakay dito. Kukuha pala siya ng barukbok upang igamot sa bagong tuli niyang anak. Para sa mga hindi nakakaalam, ang barukbok ay ang mga kulay kayumangging nakakapit sa dahon ng nyog. Mabisang panggamot yon sa bagong tuling mga bata. Agad namang sinamahan ni Lola Insay itong si Lolo Enteng upang makakuha na ng kanyang hinahanap. Napakarami din kasing mga maliliit pang nyog doon sa may bakuran nila Lola Insay. Si Apa naman ay naglalaro lang nung mga oras na yon ng mga bungang ginawa niyang sasakyan. Hinihila niya lang ang mga ito paikot sa kanilang bakuran. Lumipas ang ilang minutong pagkuha ng mga barukbok, ay tuluyan na ngang nagpaalam si Lolo Enteng. Sinamahan naman siya ni Pasyo hanggang sa makaalis na ito ng tuluyan sa kabasan. Mahirap din kasi ang daanan sa kabasan, lalo na kung hindi mo kabisado ang lalim ng lupa dito. Malalambot lang kasi ang mga lupa doon na animoy isang kumunoy. Malulublob ka talaga sa putik kung hindi ka mag-iingat roon ayon kay Lolo Enteng.
Sa bawat paglakad nitong dalawa, ay maraming nasisipat si Lolo Enteng na mga isdang nagsisilanguyan sa palayan. Indikasyon yon na malusog ang lugar na yon. Meron din siyang nakikitang mga pagong at mga susong gumagapang. Nung makarating na siya sa kanilang bahay, ay ibinigay niya na yon sa kanyang bunsong anak upang magpagas. Ang pagas ay isang pamamaraan ng paglinis ng bagong tuling binata. Matapos niyang kumuha ng mga yon, ay tumungo na siya sa kubo ni Lolo Ruben. Di rin kasi pinapalagpas ni Lolo Enteng ang bawat araw na hindi siya nakakapunta sa kubo ni Lolo Ruben. Fast forward tayo, mahabang panahon ang lumipas. Nakita niya itong si Apa na paakyat sa bundok na merong daladalang krus na kahoy na ginawa niya. Tinawag niya ito pero hindi siya nito nililingon. Napakaitim na rin ni Apa noong mga panahong yun na animoy napapabayaan na ng mga magulang niya. Sa pagkakatanda ni Lolo Enteng, ay nasa edad 30 na itong si Apa noon. Nung hindi talaga si Lolo Enteng pinapakinggan ni Apa, ay siya na mismo ang lumapit dito. Kahit medyo abala si Lolo Enteng dahil mahal na araw yun, ay pinilit pa rin niyang sundan si Apa. Paglapit niya rito ay tinanong niya ito ng, "Apa, bakit di mo ako pinapansin? Ano, may galit ka ba sa akin?" Matapos niyang magtanong dito ay nagulat siya, gawa nang wala siyang narinig na pagsagot mula dito. Hindi na nakatiis si Lolo Enteng sa kadahilan ng napakalayo na ng pagsunod niya rito. Malapit na nga sila sa paanan ng bundok nung mga oras na yon. Kinalabit niya yon at bigla naman itong lumingon sa kanya. Gulat na gulat si Apa dahil sa nakita niya itong si Lolo Enteng. Niyakap niya yon habang nagsasalita. Pero kahit anong salita nito ay hindi nito nagagawang magbigkas ng kahit isang salita. Nang tinanggal na nito ang pagkakayakap niya kay Lolo Enteng, ay doon na nga ni Lolo Enteng nalaman na isa na palang pipe si Apa. Nanlumo na lamang si Lolo Enteng dahil sa kanyang mga nasaksihan noong mga panahong yon. Hindi siya makapaniwala na ang minsang batang nasaksihan niya ay isa ng ganap na pipe. Nang natapos ng makapagbigay ng paliwanag si Apa gamit ang kanyang mga kamay, ay bigla itong tumalikod at tinahak na nito ang daan patungong bundok. Hinayaan na lamang yon ni Lolo Enteng, gawa nang meron pa silang pupuntahan ni Lolo Ruben noong mga panahong yon. Papunta kasi sila ng Maulingon na medyo may kalayuan pa kaya kailangan niya talagang magmadali. Inisip na lamang ni Lolo Enteng na baka sa susunod na araw ay personal na niyang tunguhin ang bahay nila Apa. Habang naglalakad si Lolo Enteng ay nagtataka na talaga ito. Sa dinami-rami kasi ng umaakyat sa bundok na yon, ay si Apa lang talaga ang merong dalang napakalaking krus na gawa sa kahoy. Palaisipan yon kay Lolo Enteng sa kadahilan ng wala pang gumagawa ng ganoong gawain noon dito sa amin. Ang labis niya pang ikinagulat kay Apa ay wala itong suot na kahit anong damit. Bagkus ay nakasuot lamang yon ng isang maikling punit na maong. Tila ba hindi nito alintana ang napakainit na daraanan patungong bundok? Lumipas ang ilang linggo ay hinanap na ni Lolo Enteng itong si Apa. Pinuntahan niya ang bahay nito pero sa kasamaang palad ay wala siyang naabutang tao dito sa bahay. Alam ni Lolo Enteng na wala ng tao sa lugar na yon sa kadahilan ng napakatataas na ng damo sa bakuran ng bahay nila Apa.
Alam niyang kung nandun pa si Lola Insay, ay hindi magiging ganoon ang estado ng kanilang tahanan. Pag alis dito ni Lolo Enteng ay meron siyang nasipat na dalawang bata na nakatayo sa balon. Nakasuot yon ng puting kasuotan tapos unti-unti din itong naglalaho. Normal na yon kay Lolo Enteng sa kadahilan ng sanay na ang kanyang utak sa mga ganoong uri ng pangitain. Minsan nga, mas malala pa sa kaluluwa ang kanyang nakikita. Buong araw na naglibot sa lugar namin si Lolo Enteng para hanapin si Apa. Pero sa kasamaang palad ay hindi niya yon nakita. Kaya ang ginawa niya ay naghintay na lamang siya ng pagkakataong makita niya ito upang matanong kung ano ang nangyari sa kanya. Lumipas ang dalawang linggo at doon nga ay nagpakita kay Lolo Enteng si Apa. Dali-dali niya itong nilapitan upang tanungin. Nagsesenyas na nagugutom na ito, kaya ang ginawa niya ay sinamahan niya ito sa kanilang bahay upang pakainin. Nang matapos ng kumain si Apa, doon ay nagsenyas ito kung ano nga ba ang nangyari sa pamilya niya. Ayon kay Apa, isang gabi, habang naghahanda na silang matulog ay merong pumuntang panauhin sa kanilang bahay. Napakalalim na ng gabing yon nang biglang may katok ng katok sa kanilang pinto. Ayo! Ayo! Nainsay! Si Hugo po ito! Wika ng lalaki. Sandali! Sagot ni Lola Insay. Agad naman itong pinagbuksan ng pinto upang tuluyan na itong makapasok sa kanila. Pagpasok nito ay meron itong kasamang pasyenteng karga-karga niya. Animoy, sugatan yon sa kadahilan ng napakarami nitong dugo sa katawan. Nainsay, sinasapian po yan! Lumuluha ng dugo at merong mga dugong nagsisilabasan sa mga kuko nito. Pakiusap, Nay. Tulungan niyo po tong kaibigan ko. Nanginginig at naluluhang wika ni Hugo habang karga-karga ang walang malay niyang kaibigan. Nang marinig ni Lola Insay ang mga katagang yon, ay hindi na ito nagdalawang isip na tumulong. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang libreta upang tulungan ito. Maging ang kanyang krus na ginagamit sa panggagamot ay kinuha niya na rin. Sa bawat pag-usal ni Lola Insay ng mga orasyon ay siya namang pagtibok ng buong katawan. Nang sinasapian na para bang kinokuryente. Sa bawat sambit niya ng kataga ay para bang lumiliyad yon. Hawakan mo, Hugo. Huwag mong bibitawan, ha? Wika ni Lola Insay. Opo, Nainsay! Matapos yan ay agad kumuha ang asawa ni Lola Insay ng isang tali upang maigapos ito. Nag-uusal na rin si Lola Insay ng mga pamako sa kaluluwa ng sapi upang hindi ito tuluyang makapaminsala sa kanila. Kahit nakagapos na ang lalaking yon, ay tila ba hindi ito napipigilan. Maging ang katre na kung saan ito nakaratay ay lumalangit-ngit na rin ang bawat kahoy na nagdudugtungan. Indikasyon na masisira na ang katreng yon. Wala nang maisip na paraan si Lola Insay upang mag-orasyon. At ang kanyang binanggitay, Sancta Michael Arcangel, defende nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto, praesidium nostri, imperet ili Deus supplices deprecamur, et tu, princeps militiae coelestis, divina virtute, in infernum detrude satanam aluisque spiritus malignus,
qui pervagantur in mundo ad perditionem animarum. Amen. Na ang ibig sabihin sa Tagalog ay, San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo nawa kami sa labanan na aming kahaharapin. Maging proteksyon ka nawa namin laban sa kasamaan at sa lahat ng mga bitag ng Diablo. Naway masaway siya ng Diyos. Nananalangin kami. At sa iyo, O Prinsipe ng Anghel ng Kalangitan, sa pamamagitan ng banal na kapangyarihan, itulak nawa pabalik sa impyerno si Satanas at lahat ng masasamang espiritu na gumagala at naghahanap ng pagkawasak ng mga kaluluwa sa mundo. Amen. Paulit-ulit binabanggit ni Lola Insay ang mga katagang yan, habang palakas ng palakas ang mga pagpupumiglas ng nilalang na nasa katauhan ng kaibigan ni Hugo. Yung isang pundasyon ng katre ay kumalas na sa kadahilanang hindi na napipigilan ang pagpupumiglas ng lalaking yon. Paunti-unting lumuluha yun ng dugo habang nakangisi na nagkakaroon ng mga maiitim na ngipin. Animoy natutulog yon pero parang gising. Ilang segundo lang ang lumipas at nagising na ito. Dumilat yon na merong napakaitim na mga mata habang nakangisi. Matapos yan ay tumawa ito ng napakalakas na malademonyo ang tinig. Tumingin yon kay Lola Insay at nagwika ng, Servus tus Deus meus! Pagsambit na pagsambit ng Diablong yun ay napasigaw si Lola Insay dahil sa takot. Hindi niya akalaing isang Diablo ang nakasapi dito. Sus Ginoo! Hugo! Saan ito nang galing? Nanginginig na wika ni Lola Insay. Matapos yan ay biglang napasuka si Lola Insay ng napakaraming dugo na siyang dahilan kung bakit nawala ang malay nito. Yung lalaking sinasapian ay umiikot-ikot na ang ulo hanggang sa tuluyang maalis sa katawan ang ulo ng kaibigan ni Hugo. Yung asawa ni Lola Insay ay nilapitan na siya upang bigyan ng tulong. Pero huli na ang lahat sa kadahilan ng naghihingalo na si Lola Insay noong mga oras na yon. Nagising naman sila Apa at Pasyo dahil sa ingay na ginagawa ng mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto sa hindi inaasahang pagkakataon, ay biglang tumilapon si Hugo sa dingding ng bahay. Insay! Pakiusap, mabuhay ka! Insay! Sigaw ng asawa ni Lola Insay habang nakahawak ito sa kanyang katawan na wala ng malay. Kahit wala ng malay itong si Lola Insay, ay patuloy pa rin ang pagsuka nito ng dugo na halos maubos na ang dugo niya sa katawan. Namumutla na rin siya. Hanggang sa huling pagsuka nito ay sumambit sa kanyang ngalangala ang kanyang mismong puso na agaran niyang ikinamatay. Agad namang tumakbo si Pasyo at si Apa upang yakapin ang kanilang ina. Pero kahit anong gawin nila ay wala na talaga itong buhay. Akala nila doon na magtatapos ang kanilang paghihirap. Pero hindi pa pala. Sa kadahilan ng lumipat ang sapi kay Hugo. Agad itong kumuha ng patalim na nakasabit sa dingding at sumugod yon sa tatay nila Apa. Napaatras naman ng konti ang dalawang anak nito habang nakikipagbuno ang kanilang tatay.
Diyan lang kayo, mga anak! Wika ng tatay niya. Kung sana pinabayaan niyo na lang ang lalaking yan, hindi na sana kayo nadamay. Ang lalaking yan ay tinalikuran na ng ama gawa ng napakarami na nitong ginawang kasalanan sa kanyang buhay. Pumaslang, sumugal, nakiapid, nagnasa, nagnakaw, binalasubas ang pangalan ng Diyos na inyong kinikilala. Kaya labas-masok na kami sa kaluluwa nito dahil sa napakarami ng butas na pwedeng pasukan sa kanyang katawan. Hindi nyo na dapat tinawag pa ang arkanghel o maging ang usal nito. Isasabay ko kayong lahat sa impyerno! Wika ng demonyong nasa loob ni Hugo. Agad nitong pinaundaya ng saksak ang likod ng katawan ng tatay ni Apa. Kahit unti-unti nang nawawalan ito ng malay, ay pinipilit pa rin itong makabangon at hindi mawala ang kanyang ulirat upang mailigtas niya ang kanyang mga anak. Sa huling saksak nito sa kanyang tagiliran ay hindi ito nabunot. Kaya ang tatay niya mismo ang bumunot dito upang makaganti ito ng saksak. Ilang minuto din silang nagbuno sa bahay na yon na halos masira na ang bawat dingding nito. Kahit anong sigaw ang gawin nila ay walang nakakarinig sa mga ito sa kadahilan ng napakalayo nila sa bawat bahay na nakatira doon. Nag-iisa lang ang bahay na yon sa kabasaan. Nagsisisigaw na si Apa at si Pasyo nung mga oras na yon. Pagsigaw na pagsigaw ni Pasyo ay agad tumitig sa kanya si Hugo. Ikinumpas nito ang kanyang mga kamay sa kung saan naroon si Pasyo at si Apa. Matapos yan ay hindi na makagalaw si Pasyo at merong biglang tumagas sa kanyang dibdib. Bumulwak din sa bibig ni Pasyo ang dugo habang paunti-unti itong humahandusay sa sahig. Pasyo! Huling sambit ng kanilang ama habang unti-unti itong nababawian ng buhay. Ang natira na lamang na nakatayo noong mga oras na yon ay si Apa at si Hugong may sabi. Nang papasugod na si Hugo kay Apa, ay merong milagrong nangyari. Sa hindi malamang dahilan, ay lumiyab si Hugo ng akmang papalapit na ito kay Apa. Bumagsak yon na umaapoy ang katawan na naging sanhi upang masunog ang kanilang bahay. Tumakbo si Apa papalabas ng bahay habang umiiyak. Magmula nung nangyari yon, ay hindi na muli pang nakapagsalita si Apa at nakarinig. Naging isang ganap na itong pipi. Kahit anong pilit niyang magsalita ay hindi niya ito magawa. Hanggang sa nagpagala-gala na lamang siya at sa tinagal-tagal ng panahon, ay nakahanap siya ng tirahan. Nag-iisa na lamang ito sa buhay na ang tanging kasama nito sa bawat araw ay ang aso niya. Palagi din itong pumupunta sa amin upang magtabas ng mga damo at tumulong sa mga gawaing bahay. Binibigyan namin ito ng kanyang mga pangangailangan upang kahit papaano ay maging magaan ang buhay nito. Magmula nung naging pipi siya ay patuloy niya pa rin ginagawa ang pag-akyat sa bundok na merong dalang krus at nakahubad. Para bang panata niya na ito sa bawat pag-akyat sa bundok tuwing Biyernes Santo. Sinasabay niya na rin ang kanyang panalangin at pag-asang manumbalik at gumaling ang sumpang binigay sa kanya ng Diablo. Magpahanggang sa ngayon, ay patuloy pa rin itong umaakyat tuwing mahal na araw upang ipagpatuloy ang kanyang kinagisnang pananampalataya.
Okay, opinion ko sa kwento. Kadikit din pala nila Lolo Rubento, no? Siguro dapat ang pinaka-pinakamagandang ginawa ni Apa noong mga panahong to eh, lumapit kaagad siya kay Lolo Ruben. Dapat ganun din yung ginawa ni Lolo Enteng nung narinig niya yung buong kwento kung bakit nagkaganon si Apa. Kasi sobrang laki ng posibilidad na mapagaling pa siya ni Lolo Ruben. Kasi isipin nyo, Diablo, demonyo yung kalaban ni Apa eh. Baka kung sakasakaling makatawid si Lolo Ruben sa kabilang dimensyon, yung kaluluwa niya, eh mapakiusapan niya yung Diablo na bawiin yung sumpa kay Apa. O kung hindi man madadaan sa matinong usapan, eh malamang babakbakin ni Lolo Ruben yun. Diba? Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.